Ito, ang sunflower saplings is 100 LE, tapos ang sunflower mama is 200 LE. So, pag bumili kayo ng sunflower saplings sa 350 LE nyo, I got the horses in the back, horse stock is attached, head is matte black. Hi guys, so nandito na naman tayo para turuan ko kayo kung paano magplant nung sa bagong update ng Plant versus Sandel. Ito yung ano, yung pagtanim ng saplings tsaka nung sunflower mama. So sa mga magsisimula ng Plant versus Undead, ano, okay, teka lang. Okay. Sa mga magsisimula ng Plant versus Undead, kung gusto nyo magsimula ng mag-swap ng PVU, dito i-click nyo lang to. Kung may MetaMask na kayo, tsaka may BNB. Yung BNB yun yung isa-swap nyo for PVU. Yan. Pag-click nyo to, ganito makikita nyo. Yan. I-max nyo tapos PVU. Then, ang minimum amount ng PVU na kailangan is 5. So, ang ano ngayon, PVU. 5 PVU ngayon. Na nasa 4-5. So, 4-5 lang. Okay lang to kasi mga ilang araw makukuha mo na kagad yung return of investment. Okay, so ito na nga yung tuturo ko na kayo pagtatanong sa sunflower saplings siya ka sunflower mama. So, kung mayroon na kayo 5 PBU token, umpisa kailangan nyo muna ng LE. So, isa-swap nyo yung PBU nyo sa LE. So, ito, ikiklik nyo to. Itong blue. So, sa isang PBU, 70 LE ang makukuha mo. So, 350 yung total. Tapos, kung sa pagbebenta naman ng PBU, pagbebenta ng PBU, 100 LE ang kailangan para sa isang 100 LE ang kailangan para sa isang PBU. So, kung may 350 na kayo, meron ang mabibili nyo lang is siguro mga dalawa munang sunflower saplings kasi kailangan nyo rin ng pot. So, punta kayo dito sa farm nyo, then i-click nyo yung ano, yung libre nyong free land. Libre na free pa. So, ito, i-select nyo lang. Yan. Tapos, punta kayo dito sa shop. Kailangan i-ano nyo muna kung magkano yung magagastos nyo kasi ang small pot para sa sunflower saplings is 50 isa. Tapos, dito sa sunflower mama, ang kailangan is 100 LE. Ito, ang sunflower saplings is 100 LE, tapos ang sunflower mama is 200 LE. So, pag bumili kayo ng sunflower saplings sa 350 LE nyo, mayroon na kayong 200 na nagastos. Then, tapos bibili pa kayo ng dalawang pot. Ang isang pot is 50, so ano na, dalawa ang itatanim mo, so 100 plus 200, 300 na, o sakto, dalawang saplings nga lang ang masisimulan nyo. Kasi bibili pa kayo nung scarecrow para pangpaalis nung crow pag napunta na yung, ano, pag merong crow dun sa mga tanim nyo, tsaka water, kailangan yung diligan. Tsaka ito rin yung kailangan para makapag-farm ka rin ng LE sa ibang land nila, ididiligan mo. So, pag bumili na kayo ng dalawang sunflower, saplings lang kasi pag 350 ang kailangan nyo. Tapos, dalawang pot, sana yun, eto. Yan, so dalawang saplings, dalawang pot. Then, balik muna kayo sa land nyo. Pagka-select nyo dyan, punta kayo dito sa sunflower. Then, i-select nyo lang to. Yan, out of capacity yung sa akin kasi puno na yung land ko. Ang minimum pala dito, tsaka maximum, ang minimum na sunflower mama, isa lang. Tapos, ang sunflower saplings doon, 5. So, kung dalawa lang ang sunflower saplings nyo, okay lang yun. So, select nyo yan. Tapos, select nyo ulit. So, 2 na. Pagkapunta nyo ng 2, balik kayo dito. Tapos, mapupunta yan dito. Yan.
dalawang saplings ang mapupunta dito pagka-click mo yung dalawa. Tapos, i-click mo siya, then, i-use mo yung saplings para mag-farm na siya ng LE. Tapos dito, click mo ulit yung dalawang pot. Tapos kung sunflower mama naman ang binili nyo, kaso 200 to. Tapos ang big pot, 300. Ito, i-click nyo naman yung big pot. I-click nyo muna dito yung sunflower kung kailangan nyo ng ano. Yan, sunflower mama, i-select nyo muna. Tapos, yung big pot naman ang i-click nyo para magsimula na siya mag-farm ng LE. Ang saplings ay 3 days bago matapos. So, meron pa akong 51 hours para makuha yung 250 LE for 3 days. Tapos, ito. Yung sunflower mama naman, ang kailangan dito, 6 days naman. So, yun lang. Pag hintay nyo ng 3 hours, 3 days, makapag-farm na kayo ng LE. Yan. I-click nyo na itong harvest all, tapos rekta na mapupunta yung LE nyo. So, sa akin, pag natapos yung 3 days, 250, 1 plus. Kaso, paikot-ikot lang yan. Pero, meron na kayong LE na kinikita. Yung pag nakuha nyo yung LE, pwede nyo i-swap sa PVU para ibenta. Doon na kayo kikita. Then, sa pagdidilig naman, yan, punta kayo dito, tapos click lang kayo kahit anong land. Tapos, yan, click nyo to, tapos didiligan nyo. Ang maximum na delay is 15 times. Sorry po. Yan. Ang maximum na delay is 15 times. So, alam nyo, wala kayong marireceive na LE. Yung nakasulat yan, you have received nothing. So, pag dilig nyo ng 15 times dito, i-click nyo dito, meron dyang claim. Ang daily LE na makukuha nyo is 50. Then, kusa na yung mapupunta dito sa LE 15 times. Ayan, no? 50. Tandaan nyo, ha? Yung didiligan nyo is ano? Mababa lang yung watering. So, yan, maghahanap kayo dyan sa X and Y coordinates. Yan, visit. Magtsatsaga kayong makahanap nung below 100. Tsaka nga pala kung mababa ang makukuha nyo na madidiligan nyo, meron kayong chance na makakuha ng saplings na libre. Ayan, meron na akong isang saplings na nakuha. Eh, hindi ko pa siya matanim kasi nga, puno na yung land ko. So, kung gusto mo ulit pumunta sa land, punta lang kayo dito sa farm. Yan. Yung crow, makikita nyo yung crow dito. Yan, dyan, sa karatula. Pag may crow kayo dyan, kailangan yung gumamit ng scarecrow. Then, kailangan nyo siya diligan per day. So, yun lang, ano lang dito, ang aim nyo lang, objective nyo lang is, matapos ang 3 days, then, dilig lang per day, 15 times. So, para makakuha ka ng LE na 50 pieces. 50 pieces LE per day, tapos 3 days or 6 days sa sunflower. Yun. Yun lang yung paraan para makakuha ka ng LE. So, comment lang kayo kung may mga tanong kayo, then subscribe na rin kung magustuhan nyo yung video. Thanks, guys.